pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilimot, awa mo'y ihulog Panginoon na pa sa amin. Ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mga nakop, pag-ibig mo sa midulot sa taong lumilingot, awa mo'y ihulog. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang panibagong taon ng liturhiya. Ang Adbyento ay nangangulugan ng pagdating. Ang pagdating ng Panginoong Hesus, ito ang gumagabay at naghahanda sa atin upang ipagdiwang ang Kapaskuhan ng pag-aalaala naman sa pagsilang ni Hesus sa piling ng sangkatauhan. Binubuksan din ng Adbyento ang ating isipan upang paghandaan ng maluwalhating pagbabalik ni Kristo sa katapusan ng panahon. Maging handa nawa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang buong galak natin siyang patuloyin sa ating mga puso. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan sa pagdating ni Kristo. Makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan kami makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso nami iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita kay, magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sino mang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos
na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na ituloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala, ang aming katulad, kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit nami, mga dahong lagas, sa simoy ng hangi, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin, wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikay aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipinagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinarangal namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat, hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipagkaisa sa Kanyang anak na si Hesukristo ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
pag-ibig mo'y ipakita. Lingapin kami tuwing na iligtas kami sa tusa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating na sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanila-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kanina po sa panimula o sa paunang salita, narinig natin ang kahulugan ng Adbyento. Ito po ay patungkol sa pagdating. At ang bawat pagdating ay may kaakibat na pag-iintay. At ito po ay patungkol sa pagdating ng Mesiyas. At tatlo po yung tinatawag na pagdating na ito. Una po, yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang pagkakatawang tao na nangyari na po 2,000 years ago. Yung ikalawa naman po ay ang pagdating ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Nandito po ang ating simbahan ngayon sa panahon ng Espiritu. At yung huling pagdating po ay ang pagdating ng ating ang muling pagbabalik, no? Yung ikalawang paghuhukom na tinutukoy, ang muling pagbabalik ng ating Panginoon katulad ng kanyang sinabi at pangako sa atin. At ito po yung patuloy na ating inaasahan bukod po dun sa paghahanda para sa Kapaskuhan, sa muling pagkabuhay na ating ginugunita. Tayo po ay nagaantay sa ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik sa pagtupad ng kanyang pangako sa atin. Kaya nga po, ang paanyaya sa atin ng panahong ito ay patuloy, no, na magtiwala. Patuloy ni ibigay yung ating pag-asa, no, kumapit sa pag-asang ito upang ating makamtan ng mga biyaya pagdating ng ating Panginoon. Narinig po natin sa ating unang pagbasa sa propesiya ni Propeta Isaías ang bayang Israel. Alam niyo po yung historian to, no? Ay sila'y galing sa exile, sila'y pauwi, no? Babylonian exile. At yung karanasan nila hindi maganda. Punong-puno sila ng pag-asa, no? Ang Panginoon, narinig niyo yung pagpupuri ng propeta, no? Pero
Pagkatapos nito, ano yung kanilang nararamdaman? No? They are discouraged. Bakit? Yung nakita nila, puro distraction. No? Yung templo nasira. No? Yung matagal na panahon kung saan sumasamba ang kanilang mga ninuno, nawala. At yung kanilang lugar kung nasaan sila naninirahan ay punong-puno ng pagkasira. No? Imagine ninyo ng panahong ito, siguro kung mararanasan natin, no, may karanasan tayo na similar, we will also be discouraged. Sa buhay natin, ganun din. When we experience, no, halimbawa, isang problema, isang krisis sa ating buhay, isang suliranin, ano yung nararamdaman natin? No, nawawalan tayo ng loob. Minsan, to the point na we will blame God na pinabayaan tayo. Well, ganun din yung naranasan ng mga Israelita. No, pakiramdam nila, sila'y pinabayaan ng Diyos. No, pero napakaganda nitong panalangin na to. Bagamat may pagdududa, bagamat merong mga hindi magandang nangyari, sila'y patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon na yung kanyang kalooban ay mananaig na hindi sila pababayaan. At ganun din yung sinasabi sa atin, mga minamahal kong kapatid ng ating Panginoon, maaaring may dinaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay, mga suliranin, mga problema, ipinapaalala sa atin ng Diyos, no? Na hindi tayo nag-iisa at kasama natin siya sa lahat ng bagay na ito. At kahit anong dumating na unos, lahat ito'y lilipas din. Kaya nga maganda yung sinabi sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat. No? Ano daw yung gagawin natin sa mga biyayang tinatanggap natin? Sa panahon ng ating pag-iintay hanggang sa kanyang muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, itong mga talentong ito, itong mga biyayas ng Diyos sa atin, maaari nating gamitin ito to overcome, no, temptations, challenges, no, even yung mga sins at problema na dumarating sa ating buhay, no. Kailangan gamitin natin ang mga biyayang ito upang mapaglabanan ang mga dumarating na pagsubok sa ating buhay, dumarating na temptation sa ating buhay. Bakit? Sapagkat, sabi sa ating mabuting balita na ating narinig, hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. Patuloy tayong nag-aantay, no, sa pagdating at muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ang tawag sa atin, ihanda yung ating mga sarili. At ano ba yung ihahanda sa ating mga sarili? Ano yung pinakamahalagang ihanda natin? Yung ating kalooban. Sa pagbabalik ba ng ating Panginoon, maaari nating tanungin ang ating mga sarili, nakahanda ba yung ating kalooban? Ang laman ba ng ating mga puso ay ang Diyos? Yung ating bang ginagawa ay yung gawain ng Diyos? O sapagkat hindi natin alam kung kailan. Kaya kailangan natin maghanda. Kailangan natin paghandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ito po yung pag-asa na sinisimbolo ng ating unang kandila. Bagamat ang katotohanan sa ating pagsusumikap, marami pa rin tayong mga bagay na nagagawa na hindi maka-Diyos. Sa ating pagpapakabuti, maraming pagkakataon na we are uncharitable pa din, no? Sa ating pagsusumikap, no, maraming mga bagay na hindi talaga natin nagagawa pang mabuti, andyan ang Diyos upang alalayan tayo. Kaya nga po, huwag natin sayangin yung bawat pagkakataong ibinibigay sa atin. No? Meron po tayong mga sakramento. Yan po yung isang bagay na hindi naman natin pwede sabihing lamang, no, pero maaari, no, it's on our advantage. Bakit? Kasi we have that sacrament, no. Itong mga sakramentong ito instituted by our Lord to help us, no, in this life, para matulungan tayong mapaglabanan ang mga dumarating na pagsubok, na kasalanan sa ating buhay.
dahil sapat ang biyaya. At siya po yung pag-asa, yung ating pag-aantay sa ating Panginoon, no? No, hindi naman ulit bumabalik ang ating Panginoon, sinapupunan ng mahal na Birhen at nangyayari ng lahat ng mga bagay na ito, pero ang paanyaya ay patuloy, no? Patuloy na pagkamatay sa sarili, patuloy na paglilinis ng ating mga kalooban, no? Pagpapalit ng mga bagay o pag-aalis sa mga bagay na hindi maka-Diyos, pagpapalit nito ng mga bagay na makakatulong sa atin upang lumago ang ating pananampalataya. At ito po yung pag-asang dating, no? Nung inaasang Mesiyas. Nag-aantay po sila sa kanilang kaligtasan ng mga panahong iyon. Sila San Pablo ay umaasa sa muling pagbabalik ng manunubos, no? Doon sa early Christian community na narinig natin si kalawang pagbasa, tayo patuloy na umaasa, no, sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero ang katotohanan, mga minamahal kong kapatid, nasa puso natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos na buhay. Hindi siya malayo sa atin. Tulad ng kanyang sinabi, sa pamamagitan ng Espiritu, kasama natin siya hanggang sa huli. Kaya patuloy tayong maghanda sa ating pag-aantay sa kanyang muling pagbabalik. Ihanda natin ang kalooban, ang ating kalooban, upang ang bunga nito, ang tinitibok nito, ay ang ating Panginoon. Upang tayo magkaroon ng kaisa sa kanya sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kabatid, idulog natin sama na turuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panitilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbyento at maging tagapagatid din sila ng mabuting balita ni Hesukristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga sa kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo.
Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng nagpamisa, ang lahat ng humiling ng ating panalangin at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming handog ang tinapay at alang-alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayun din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya'y kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi inaiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na manghel ng siawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapat kami lahat na makasalos sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na bugapuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami Diyos lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananimikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Gawasok nito ng katawan at tungan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gusto'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Ang pangako mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Tayo'y magalak sa poon na darating. Kapayapaan atin ang makakamtan.
puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsipagbunyi sa hari ng Israel. Ang pagmamahal ay mayroong kaganapan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang magpakilanman sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.